Morning mga ka-technician. Iti-trace natin to, paano natin to tumatakbo, paano to gumagana. Ito, UVW. Malamang sa compressor yan. Ito, analyze lang natin ha. Ito, mga sensor lang. Sensor. CN8. Hindi natin alam kung ano sensor to eh. Pero merong... Ito. Baka meron dito. Ayun! Uli. Ito. Tingnan natin. Ito, para mas lalo nyo maintindihan. Yan. CN8. Dito siya. CN8. Nakikita niyo ba? CN8. Ito na, tuma. CN8 ah. CN8 wala. Hindi natin makita ang CN8. Ito, CN8. TH. Ito yung CN8 to. Ang nakikita nyo, ito yung CN8. TH. Maraming meron siyang dito. Hanapin nyo lang ano yung galing ng TH. Yan, heatsink. Heatsink's temperature sensor. Ito yun. Yung CN8 na yun. Tapos ito namang CN7. CN7. Ito. Temperature for itong left, itong puti, ito CN7. Itong puti sa itong black, T4 yung puti. Outdoor ambient temperature yung sa labas, yung sa labas na makikita nyo yan, yung part na yun, nakita nyo yun, yung nakita nyo sa video yun, yun itong puti T4, yung T3 itong black, condenser temperature sensor. Kasi yun, ambient yun eh. Ibig sabihin ito, nakadikit siya sa condenser. Malamang ano to. Sensor to ng ano, ng... Sa condenser na mismo nakadikit, mga nakasalpak. Hindi ma-explain mabuti, pero binibigyan ko yung idea kung ano yung possible na nagkakabitan nito. Ngayon, direkta naman tayo dito sa CN4. May dilaw at saka mayroong pula. Ito, ito yung CN4. Kung CN4 na to, ito ya. Kung nakikita nyo, ito yan. Mayroon siya nakalagay na H Pro, L Pro, H. Ito, yung H, high pressure, ito, itong dilaw, itong kapila naman, low pressure. Okay? Ito. Ito, low pressure. Ito yung H, ito yung L, ito yung low pressure niya. Okay, ito, laging ground ha, huwag nyo kakalimutang igabit itong ground. Importante ito sa body. Ngayon, paano nyo malalaman kung sira na to? Kasi kung nakaharap kayo ng ganyan sa unit, nataka kayo, bakit wala siyang, hindi siya gumagana o may alarm, kailangan nyo kalasin lahat.
Pero maglagay kayo ng tagging. Pero kung master nyo na yan, kaya din na kayo magkalas, magano-ano, kasi may mga tagging naman yan eh. Basta meron lang kayong ganito, diagram. Napaka-importante ng diagram sa troubleshooting. Hindi nyo matutroubleshoot ng isang unit o isang system kung wala kayong diagram. Kaya napaka-importante yan. Kaya lang kung magano'n kayo mag-analyze na paano yung possible na sira, yan. Matitrace nyo yun. Okay, meron kayo possible na pressure na yun. Ngayon, balik tayo kung paano natin malalaman. Ito yung UBW. Sigurado sa motor yan. Sa compressor. 3-phase siya, ibig sabihin. Kapasitor niya. Tapos yung mga P1. Itong P1 to, may pinuntahan to eh. Sa rectifier yata ito. Tapos, para malalaman kung sira, babaligtarin nyo lang. Pagkalas nyo, silipin nyo yung likod. Yan, kitakita nyo kagad, diba? Yung problema, diba? Ano? Ngayon ang sira. Board. Gotcha, board. Pero yung iba dyan, mga itim-itim, diba? Yung iba, sa mga malulupit na electronics technician, kaya nilang i-repair to kung may mabibiling pyesa. Sa Pilipino, ang diskarte ng Pilipino, pag mga ganito, pinapalitan na lang ng pyesa tapos pinapagana uli. Ang pagkuha ng pagana nito, yun lang. Pagpalit, kabit, testing kung gagana. Yun lang yun. Ganun lang siya ang simple. Simple lang, pero mayroon gawin yun kasi mayroon mag-trace. Kung electronics technician kayo, kaya i-repair to. Kaya kung mag-aanap kayo ng bagong kakitaan, dahil sa nasa electronics technology na tayo, halos lahat na ng unit, eh may electronics na. Sigurado ko, malaki ang kikitain nyo pag electronics ang kinita, ang kinuha nyo. Pero hindi ko sinasabing yun ang gawin nyo ah. Kasi nasa inyo yun. Yun lang po yung ating vlog about sa board. Thank you po. Mga pala, bigyan ko kayo ng konting idea dito sa diagram natin. Ito, outdoor unit. Yan yung pan. Condenser pan 2. Sabi natin, para medyo ano. Tapos ito yung ano. Yan, dito yun, galing. Ito. Itong P1. Wala yung P1. Ito. Ito pala ito. Yan. Pumunta ng pag ganun. Yun. Yung red na yan sa doctor. Yung doctor to alam ko eh. Doctor yan. Hindi ako familiar dito pero nasabihan ko lang yung idea ko about sa board. Para meron naman kayong ano. Ito. Power supply ng indoor unit to. Ay hindi. Outdoor pa rin to. Outdoor pa rin. Kasi ito. Outdoor to eh. Outdoor din to. And outdoor din. Kung medyo naguguluhan ka dito sa wiring ng pan motor, madali lang yan. Sundin mo lang yung blue sa capacitor, sa red. Tapos yung white sa CN21. Tapos sa black sa CN19. Basta kung ano lang yung lumabas na kulay, lahat ng kulay, color code tayo, lahat ng kulay, kung ano lang yung pinuntahan, yun lang puntahan nyo. Ano number, yun lang siya assembly. Pero yung operation mission na to, eh si ano na yung gumawa nun, si engineer na. Si mismong Copil na. Alam po yung bag natin. Diba? Maraming salamat. Ito mga pala yung ano, ito yung UB na ito, UB. Itong UB na yan, UBW terminal yan. Yan, UB, ito pumunta dito yan, oh. Itong compressor na yan. Okay? Ito, bigyan ko yung konting idea dito. Hindi man ako ganun kagaling dito, pero i-explain ko sa inyo mabuti ito. Ano, compressor code, part name, code. Cap 1, cap 2, pan motor, capacitor. C1, si current detector, CT1. Ito yung CT1 eh. CT1. Hindi ko makita yung CT1.
dito siguro to. Dahil sa nagugutom na ako, ina lang muna siguro. Ayan, diode, yun di, diode. Ayan, si screenshot nyo na lang yung video. Kasanapin nyo na lang doon kung saan nyo nakalagay hindi. Tapos yung electric expansive valve, F1 outdoor DC pan, pan motor yan. Yan, pan motor, AC pan. Heat, pang heating, high pressure switch, disinfector, 4-way valve, exhaust temperature sensor, condenser sensor, outdoor sensor, and secret sensor. Yun lang. Utom na ako. Thank you.